araw po mga ka-nation! Magandang buhay pong muli sa atin lahat and welcome back to my YouTube channel. Mga ka-nation, sabi ko nga po ay malapit-lapit na kaming mag-harvest ng snow peas. Kaya po mga ka-nation, eto po at kami ay mag-harvest na po ng aming mga snow peas. Ayan po mga ka-nation. Oh yes, meron akong fresh na snow peas. Ayan po mga ka-nation, ang dami na pong bunga. Ayan po, at marami pang mga bulaklak. Kaya po mga ka-nation, mag-i-stir fry na po ako. Ayan mga ka-nation, ang sarap-sarap na naman po pag summer. At sariwa na naman pong mga gulay ang aking makakain, okay? At ito naman po mga ka-nation ang aking mga carrots at saka po patatas. Ayan po, at malagong na po sila mga ka-nation. Ilang araw lamang po akong hindi napunta rito sa backyard. Super duper Laguna po. Kasi po ay pag ulan, init ay talaga pong mabilis lumago ang mga halaman. Kaya po ayan, at ito naman po mga ka-nation, ang aming mga patatas. Ayan po ang aming mga patatas. First time lang po namin nagtanim ng patatas at kung makikita nyo po ay super duper lago. Kaya excited much po ang inyong lingkod, mga ka-nation. Ayan po. Ito naman po mga ka-nation. Ayang aking mga garlic na matataas na rin po. Ayan po. Ayan po siya mga ka-nation, ang aking garlic. At ito naman po mga ka-nation, kung makikita nyo po yung mga may bulaklak. Ay naku po, radish po yan. At maaga pong namulaklak, kaya po ang ibig sabihin ay hindi nalalaki ang bunga niya. Kaya po magse-second try na lang uli si Hubby ngayong fall, dahil last year po ay ganun ang ginawa niya. Nung makita niyang namulaklak na po at wala nang pag-asang lumaki pa ang bunga, ay nag-try po siya ng fall at pagkalalaki po at pagkatataba ng mga naging bunga. Ganun po pala ang mga radish mga ka-nation. Pag po namulaklak na, wala na siyang pag-asa pang lumaki ang bunga. Kaya ayan po siya kung makikita nyo. Ayan po siya. Ayan po mismo uli ang mga buto na itatanim ni Hubby sa fall. Ayan po. Second year lang naman po namin ang pagtatanim at nalaman nga po namin na ganun po pala ang radish. Pagka namulaklak na, hindi nalalaki ang bunga kahit pasabihin na pagkalago-lago ng kanyang mga dahon na aking mga ipinakita sa mga nakaraang kong video. Ayan po mga ka-nation, ang aking radish na wala na pong pag-asa. At aantay na lang po namin ang mag-fall para makapagtanim, dahil po ang fall ay medyo malamig-lamig pa po, kaya pwede pa kaming magtanim. Ayan po siya mga ka-nation. At ito naman po ang mga sibuyas na pula. Yan po, sibuyas na pula na mukha talagang maganda ang kanyang magiging resulta. Mga ka-nation, ito naman po ang aming first time din pong pagtatanim ng mga mais. Mais po mga ka-nation sa Amerika. At ito po, kung makikita natin ay talaga naman pong malago siya. As in malago. Pero sana nga po magdire-diretso. Ayan po mga ka-nation. At pag ako'y naging matagumpay dito, ay siguradong super duper tamis itong mga mais na aming tinanim. Okay.
Mga Kanation, ito naman po ang kale. Ayan po kung makikita nyo at may katabing broccoli. Ayan po siya mga Kanation. At may bunga na po ang aming broccoli. Ayan po at ilang araw na lamang po ay iyan ay akin ang iha-harvest. Ayan po siya mga Kanation. Ang aming mga broccoli. Ayan po siya mga Kanation. There you go. At ito naman po mga Kanation ay ang pechay. Kaya lamang po, kung makikita nyo ay may mga bulaklak din po. Ibig sabihin po mga Kanation ay hindi na rin po yayabong o lalago sapagkat naunahan na naman po ng pamumulaklak. Kaya aanihin na lamang po namin siguro ito kapag kami ay may time na namag sinigang o nilaga. Ayan po mga Kanation. Ito naman po mga Kanation ay ang aming mga pechay nga po doon sa dulo. At ito naman po ang aming mga cabbage. Ayan po, medyo malaki-laki na rin po at malago ang mga dahon. Kaya excited much po ako kapag siya'y namunga na. Yan po mga Kanation, ang aking cabbage. At ayan po na naman ang aking pagkalumagong mint. Ito naman po mga Kanation na nasa gitna na may mga dahon ay ang aming pong green beans at ang mga nasa gilid po ay mga red onions pa rin po mga Kanation. Ayan po mga Kanation ang aking mga green beans na mga ilang araw lang po ay siguradong malagong malago na naman. Ayan po mga Kanation. At ito naman po mga Kanation ay ang kalamansing kinalbo ni Habi na aking ipinakita rin po sa aking video. At kung makikita nyo po, ayan, at nag-usbungan na po ang kanyang mga dahon na ang ibig sabihin po ay magiging maganda ang kanyang pagsibol at pamumunga. Kaya ayan po mga Kanation, may mga dahon na po ang kinalbong kalamansi ni Habi. Ayan po, at ito rin po, ayan, kinalbo rin ni Habi yan, para siya ay mas maging maganda ang pamunga. Ayan po mga Kanation, ang ating mga kalamansi. Lago at makapagluluto na ng munggo ang inyong Kanation. Mga Kanation, ito naman po ang aking tinaniman ni Habi ng mga petunia at begonia. At makikita nyo po na iba't ibang kulay ang aking petunia. Ayan po, tatlo yatang kulay ito. White, red, and purple na may kombinasyon po na white din. At ito naman po mga Kanation ay ang aking begonia. Napakaganda rin pong bulaklak niyang begonia mga Kanation. Ayan po, ako ay may red. At dito naman po sa ibaba ay meron akong pink. Ayan po siya mga Kanation. At sigurado ngayong summer ay super bongga itong aking mga begonia at petunia. Ito naman po mga Kanation ang ginawa ni Habi na fountain. Walang magawa at walang mapagamitan itong mga paso na malalaki. Kaya ayan, nag-imbento para merong makita rito sa aking harapan ng bahay na bago-bago. Kaya ayan po mga Kanation. Diska-diskarte na naman ang ginawa ni Habi.
Ayan, at siya ay nakagawa ng isang bagong tanawin dito sa aking harapan ng bahay. Ayan siya mga carnation. At ito po ang ating million flowers or hydrangea na magiging maganda ang pamumulaklak. At napakarami na pong bulaklak. Ayan po mga carnation. At ito naman po ang aking paborito sa lahat, ang walang kasimbang sampagita. Okay. Ito naman po ang aming maple tree. At ito po ang aking mga puting daisy. Yan po mga carnation. Ang aking pong mga daisy. Ayan, at maganda na naman ang pamumulaklak. Ayan po mga carnation, ang kabuuan dito sa harapan. At dito po sa side. Ayan po ang kabuuan ng aking napakasimple na yard mga kanisya. Ayun po ang pagkataas-taas na puno. Sana nga mangga na lang siya. Yan po mga kanisya. Napakadami kong tanim. Siguro po ito ay baka mga 40 na klase po siguro mga carnation. Aking mansanas. Yun mga carnation, ting umaga ang trabaho ni Hubby ay magdilig. Kaya po talagang sakripisyo at diska-diskarte para makatikim ng mga sariwang gulay at prutas. Okay. Thank you. Bye.